Isis, tulog pa hanggang ngayon. Isis. Isis. Isis, gising na naman, oh. Alas 4 na. Hindi ka pa nagla-lunch. Hindi na ang temperature mo. Kumusta ka na? Pinahirapan mo kaming lahat, ah. Akala namin hindi ka na talaga makakaraos, eh. Buti ka nang hindi na kaya ng Doktora Sancho. First time pa man din magpaanak noon, ikaw pa ang kaso niya. Eh, ang hirap mong paanakin. Kaya tuloy tinawag ko na si Doktora Jimenez. Wala ka bang dalaw? Wala naman nakakaalam ng anak na ako, eh. Eh, ba't ganoon? Eh, wala ko yung asawa ko, eh. Nasa biyahe, bukas pambalik na. Pwede mo namang tawagan ang mga kamag-anak mo kung gusto mo. Hindi ako close sa mga kamag-anak mo. Magulang. Tagal na akong ulila. Kapatid? Domestic helper ang kapatid ko, nasa Hong Kong. Ay, kaibigan! Mabuti nga kung walang dumadalo sa akin, wala ko sa mood makipag-usap. Alam mo, mahirap ang walang kasama. Eh, kailangan mo na kasing marilis, eh. Alam mo naman dito, charity to. Kulang lang kakamis na kama kung tutusin. Malakas ka na, ha? Oscar Delfino. Sa baho? Pahinanti lang ho ng truck. Miss, kailangan, pag hindi ho ba kasal, kailangan pang pirmahan ng ama yung papeles bago mag-file ng birth certificate. Requirement to, Mrs. Ikaw, anong trabaho mo? Dati ho akong factory worker, pero huminto na ako. May history ka ba ng miscarriage? Unang buntis ko ho to. Miss, baka nakalimutan ho yung anak ko. Pwedeng pakipaalala naman sa kanila. Tatanayin ko mamaya sa labas. Anong pangalan lalagay natin sa bata? Maricel. Lalaki, Maricel? Babae ho ang anak ko. And then, Mrs., lalaki ho ang anak niyo. Ito, oh, tinan mo. Hindi ho, babae ho ang dinig ko, eh. Eh, lalaki nakasulat dito, eh. Ho? Lalaki, anak mo. Sigurado kayo? Ano, Maricel pa rin susulat natin. Miguel. Miguel na lang ho. Napirma dito, Mrs.
sandali, ano na, marami pa akong gagawin eh. Sige na. Ito po. Corcuera. Pakinggan nyo muna kami. Hindi pwede! Mga walang yakayo! Nasaan ang anak ko? Teka po lang! Mabihira naman kayo!
Sandali lang! Pakinggan niyo muna kami! Ilabas niyo yung anak ko, please! Mrs., makinig po kayo sa akin, Mrs. Wala kang anak. Patay na ang anak mo nang inilabas mo. Patayin na lang siya kung ilipas mo yan. Pira na kayo ng bata. Hindi totoo yan. Thank you.
sorry. Sorry, umalis ako kahit alam kong kabuhanan mo na. Pero naman kasi... trabaho naman kasi yun. Gusto ko kahit papano dagdagan yung pera natin para sa panganganak mo. Good afternoon. Pumasok ka. Opo ka. Salamat po. Ako si Alona Corcuera. Yun hong nanganak dito last week. Oo. Ano, kumusta na ang anak mo? Nailibing na ko. Bakit? Di mo ba namatay na raw? Ma'am? Ano ho ba talaga yung anak ko? Hindi ko na matandaan. Bakit? Hindi mo ba nakita? Nakita ko ho. Kaya lang, ang pagkakatanda ko ho, babae. Lalaki ho yung binigay nila sa akin eh. Ma'am, hindi ba full term naman ako? Ano bang sabi sa'yo nun? Full term? Eh, kabuanan ko na daw ho talaga. Mm-hmm. Eh, ang liit-liit ho ng batang binigay nila sa akin eh. Tsaka, patay na raw ho nung nilabas ko. Ano ba nakalagay sa record ng baby mo? Hindi ko nakita eh. Kasi nagmamadali ho yung nurse. Basta bilisan ko raw, pirmahan ko na lang daw ho. Ako ba talaga nagpaanak sa'yo? Oo. Kaya lang ho, si Doktora Sancho ho talaga ang dapat magpaanak sa akin. Nahirapan ho yata siya, kaya pinatawag kayo, last minute na lang ho kayo. First time daw ho kasi magpaanak ni Doktora Sancho eh. First time? Dati ng doktora dito yun eh. Ano na nga ang pangalan mo? Alona Corcuera po. Sandali, tingnan natin record mo ha. Drug addict ka ba? Ah, hindi ho ako drug addict. Hindi na ho ako tumitikim nun eh. Bibigyan kita ng vitamins, ha? Para gumaling ka agad. Salamat po. Sige po.
Doktora Sancho, please. Naalala mo yung pinaanak mong stillborn? Nagtanong-tanong ako eh. Ikaw nga lang ay may pinaanak na stillborn. Sino? Yung drug addict ang ina. Ay, mahirap nang mabuhay yon. Eh, masyadong mataas ang konsentrasyon ng drug sa dugo ng ina. Eh, bakit ba? Natatandaan mo yung pangalan ng pasyente mo? Kung naman, oh. Eh, araw-araw nagpapaanak tayo dito. Paano ko matatandaan yon? Ko. Pwedeng tignan natin sa record section. Ano ba problema? Harap ka naman sa akin. Hanggang ngayon pa ba, galit ka pa rin sa akin? Gusto mo kumain? Busog ako. Tuwing tatanungin kita kung gusto mo kumain, palagi mo sinasabing busog ka pa. Hindi pwede yan. Ano pa bang gumugulo sa isip mo, ha? Hindi patay ang anak mo, Oscar. Buhay ang anak ko. Ayan ka na naman. Hindi ako yung drug addict. Si Corazon Madjaga ang drug addict. Kasabay ko yun ng anak. Yun ang namatayan ng anak, hindi ako. Ang sabi ng doktora, nung lumabas ang anak ko sa tiyangko, sabi niya, ay naku, lumabas din ang loka. Loka! Ibig sabihin, babae. E di kung lalaki yun, loko. Ano ba naman, Alona? Baka nagkamali ka lang ng pandinig. Hindi ng pandama, Oscar! Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero buong-buo ang pandama ko na buhay ang anak ko. Buhay ang anak natin, Oscar. Sabi nga nila, talaga daw nangyayari yan sa mga charity hospital eh. Nababalita pa nga yan sa dyaryo na yung mga bata na binibenta yung mga bata na gusto nilang ipaampon. Thank you.
incident like this, eh. Tayo maiipit ito. Hindi mo naman kaano-ano yung babae. Please. I'm just curious, okay? Aling man sa may nangyayaring pagkakamali o may nangyayaring anomalya sa ospital na ito. Asan na ako sa'yo? Alam mo ba yon? Ang doktor, kailangan emotionally detox sa pasyente. Pero ikaw, lagi na lang personal ang dating mo. Doon ka pa eh. Akala mo, parang lagi mong kapatid o kaibigan mga pinapaanak mo. Alam ko rin namang concern ka eh. Kung hindi, tutulungan mo ba ako? Okay, it's here! Oh, ayan. Wala. Wala ang record ng bata rito. Ang nandito, yung record ng kanyang ina, si Corazon. Yung drug addict. Nakita mo na. Yung record ng anak ni Corazon ang isinama sa record ni Alona Corcuera. Eh, ano ang gagawin natin ngayon? Corazon Madiaga, 1874, Interior V. Gomez Street, Sampaloc. Tignan mo. Ay, hindi magaling yan. Walang nakalagay eh. Pero baka nasa kanya yung anak ko. Eh, hindi mo alam kung kanino galing yan. Totoo ba yan? Oscar, ano ka ba? Anak mo rin yun ah! Anong klas ka mga ama? Bakit sinusolo ko lang ang problema? Dali lang! Ano ba yan? Ikaw ba si Corazon Madiaga? Bakit? Ako si Alona. Pwede ba kaming tumuloy? Paalis ako eh. Nagmamadali ako kasi may trabaho pa ako eh. Ano ba yon? Meron kasing nagpadala sa amin ito. Gusto lang namin malaman kung ano ito eh. Hindi kasi namin maintindihan. Bakit? Ano ba sabit ko dyan? Ano ba nakalagay dyan? Kanino ba yung galing? Wala naman kaming masamang tangka eh. Gusto lang namin magtanong. Corazon, Miss, sabay kasi tayong nanganak eh, sa Abiliana Maternity Clinic. Nanganak ako noong July 15. Buhay ang anak ko, pero patay ang binigay nila sa akin. Tapos may nagpadala nga sa amin ito. Baka nagkapalit tayo ng anak. Ayan, basahin mo, tignan mo. Bakit? Bakit niyo ako iniimbestigahan? Hindi ka naman namin iniimbestigahan eh. Hindi ka naman masamang tao. May gusto lang kami matiyak. Sige, pasok kayo. Pasok. Isa lang naman ang gusto namin malaman. Nasaan ang batang binigay nila sa'yo?
mo ibinigay. Patay nang lumabas ang anak ko. Pero dininate na rin yung bangka niya doon sa ospital. Ano ngayon kung dininate ko? Ay, wala akong magagawa eh. Wala rin akong kapera-pera. Tsaka kung pag tinanggihan ko pa yung malok nila eh, baka ako naman na hindi makaraos, di ba? Naiintindihan na rin siguro yun ang anak ko. Tsaka parang hindi ko naman siya ibinenta, di ba? Tsaka sabi nga sa akin nung nurse doon, at least na makakatulong pa ako doon sa mga nag-aaral ng medisina. Tsaka bariya, maliit na halaga lang yung kapalit ng bakal nung anak ko. Ikaw, ano ba totoong nangyari sa'yo? Misis kasi, yung anak namin buhay. Tignan niyo rito sa album na ito, ha? Corazon, tignan mo kung mamumukhaan mo rito yung nurse na nagbigay sa'yo ng 500 kapalit ng bangkay ng anak mo. Ha? O ito. Tingnan mo rito. Yan yung nag-excursion kami. Ito, nurse din ito, no? Meron ba? Doro, wala ako eh. Ito. Meron pa rito. Ito, itong grupit. Picture na ito. Dito lang sa kantin namin yan eh. Labi mo dyan eh. Ito, baka dito. Ito yung conference namin last June. Wala ko, doktore. Hindi ito. Yan. Nung Christmas party namin. Isa-isahin mo. Tingnan mo mabuti. Last Christmas lang yan. Pero wala rin yung dito eh. Let's try some more, ha? Huh? Ito, ayan. Yung group picture na yan. Yan yung anniversary ng founder namin. Ang gagawin natin ngayon? Talaga ko, may naisip na ako maganda natin gawin. Alona,
Hindi ko naman sinasabing kalimutan natin ang bata. Ang sinasabi ko lang, huwag naman natin itigil ang buhay natin. Buhay pa tayo. Kita mo naman na nagbuborda ako. Oo nga, pero tingnan mo naman ang binubordahan mo. At saka maghapon ka na dyan. Hindi ka lumalabas ng kwarto, hindi ka ba naalibadbaran? Alona, huwag mo namang pahirapan ang buhay natin. Eh, hindi ko mapanatag kung ganyan ka. Eh, gusto akong sabihin sa'yo, Nompe. Hindi pa nagbabago yung isip mo. Gusto ko sanang yayain kang magpakasal. Hindi lang naman yung kinikita ko. Pero kung magtatrabaho ka rin, maski pa paano makakaraos tayo. Pwede ka magbuntis ulit. Pwede tayo magkaroon ng isang tunay na pamilya. Ano ba, andyan ba? Alam mo talaga, papunta na ako sa inyo eh. Kasi alam mo, may gusto akong sabihin sa kanya. Yung nurse na hinahanap namin, nakita ko na. Alam ko na ang pangalan. Oo, halika. Isang kaso, isang bala, isang nagangalang Alona Porcuera Delfino laban sa Abellana Maternity Hospital sa Paco, Maynila. Ang kaso ay nag-ugat sa umano'y pagkawala ng anak na isinilang ni Delfino noong July 15, 1986. Hinihinala ni Delfino na ang anak niya'y ninakaw at pinalitan ng isang patay na sanggol. Come in. Sit down. Do you realize, Dr. Jimenez, kung ano ang implikasyon ng mga pinagagawa mo? Wala akong ginawang masama. Nagkaroon ng anomalya. Katungkulan kong alamin. Hindi mo katungkulan ang alamin ng kahit ano! Kung may anomalya, imbestigador ang dapat mag-imbestiga, hindi trabaho ng doktor! Hindi ko inaalis sa'yo na maging concerned sa mga pasyente mo, that's fine with me. But to accuse everybody in this hospital of irregularity simply because some hysterical woman... She's not some hysterical woman. Nawalan siya ng anak. Of course not! Her record shows na pinirmahan niya ang release papers ng batang binigay sa kanya. Hindi niya anak yon. Ako ang nagpaanak sa kanya. Buhay ang anak niya! Okay! Buhay kung buhay! But what about the reputation of this hospital? What about our reputation? Wala na bang halaga yun sa iyo? Remember, Dr. Jimenez, nagpapaanak tayo dito ng free of charge at hindi fair na pagkatapos na ginagawa natin yun! Yun nga kasi! Dahil naman libre, kahit ano na lang ang gawin ninyo. Tumigil na ba kayo sa labor room? Nagkalat doon ang mga babae na katihaya dahil ang gusto ng mga doktor ninyo, nakatihaya na sila pagpasok para na hindi na sila naghihintay na tumihaya pa. Itanong nyo sa kanila. Kung gano'n sila katagal na nakatihaya bago sila maalala ang tignan ng mga residente. Hindi naman kumikita ang ospital na ito! At
hindi kumikita ang ospital na ito, magbebenta kayo ng baby! Mahalaga ba sa inyo ang paghihirap ng isang nanganganak? Hindi, Direktor. Ang tingin ninyo sa kanila, mga piraso lamang ng karne, hindi mga taong may dignidad at may karapatan. Ang tingin ninyo kasi, ang katwiran ninyo, dahil charity ward lang ito, nangungutang ng loob lang sila. Ang tingin ninyo, walang kwenta mga damdamin nila. Tuta lang ang tingin ninyo sa mga anak nila na pwedeng nakawin na dibenta. Get out of my room, Dr. Jimenez! You're fired! Well, thanks a lot! Merong ito ang sasabihin ko. Tutulong ako sa mag-asawang Corcuera. Hindi ko sila iiwan! Sana kayo. Tao, sige. Ay, hindi ko naman ho kayo gusto maipakulong eh. Alam niyo, gusto ko lang hong mabawi ang anak ko. Basta hong maisoli lang siya sa akin. Maibalik lang ho yung anak ko sa akin. Tama na yun. Sabi nga nila, wag raw kayong kakausapin. Sabi ng attorney ko, eh, nasa korte na raw yan. Bayaan ko na raw ang batas ang magpasya. May iba yatang hinahabol yung attorney mo eh. Inalok na nung attorney ko ang attorney mo. 20,000 para i-drop ang demanda. Ayaw niya. Humingi pa siya ng mas malaki. Ang sabi niya, ilang pong doble daw matatanggap niyo kapag nanalo kayo. Kung ako ikaw, tatanggapin ko na yung 20,000 eh. Total, kulang naman kayo sa ebidensya kung tutuusin. Hindi mo kami kulang sa ebidensya. Umuhay ang anak ko. Nawala siya. Nakaw. Pinalitan. Nakakawa niyo na ako sa lahat dyan. Halimbawa, magtagpo kayo ng anak mo. Makikilala mo pa ba siya? Makikilala ka pa ba niya? Pwede hindi na. Pero pagdating ng oras, pwede makilala niya ako. Akong ina niya. Ako siya. Akong ina niya. Ako talaga nanay niya. Kung alam ko nga lang ba kung nasaan ang anak mo eh. Ano lang ako dito? Fall guy lang. Hindi ako mastermind. Hindi ka naman yata naniniwalang magagawa ko ng solo yun, di ba? Hindi malakas ang loob ko kung walang mas mataas na involve. Inutusan lang ako. Sumusunod lang ako sa utos. Sabihin ko man sa'yo, anong mangyayari? Kaya mo ba talagang lumaban? At hanggang saan mo kakayanin? Isang buong ospital ang kalaban mo. Isang buong sistema. At saka gaano katagal inaabot ang mga kaso sa korte? Malaki na yung anak mo bago ito madesisyonan. Makita mo man siya, hindi na siya sasama sa'yo. Guguluhin mo lang ang buhay ng bata. Ikaw, kung gusto mo ituloy ang laban, bahala ka. Pero sasabihin ko sa'yo ang totoo. Maipanalo mo man ang kaso, the most na makukuha mo ay bayad pinsala. Hindi ang anak mo.
tapos hipan mo yung kandila. Gandahan mo yung kanta mo. Sino mag-birthday, nanay? Ang ate mo. Pero hindi ko naman siya nakikita. Oo nga eh. Kapalit na naman kasi ako ng abogado eh. Lahat kasi ng abogado natin, kuha ng kalaban. Di bale, makikita mo rin ang ate mo. Makikita rin natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, ate. Happy birthday, ate. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, ate. Happy birthday, ate. Happy birthday, ate. Happy birthday, happy birthday. Thank you.